Josh, I want Eamon dead sa iyo. I will. We have him on the run, Amelia. Hawak natin ang baraha. Dapat lang. Malakas ang ebidensya natin laban sa kanya ngayon. I am aware of that. At hindi na ito malulusutan. Hawak ko ang ebidensya laban sa kanya. Okay, balitaan mo ako. Chest pains ka ba? Naayos-ayos naman ah. Medyo mabigat lang yung dibdib. Good. Ikaw ba yung umiiyak sa tabi ko nung isang gabi? Oo. Hindi kita iniwanan. Nasa tabi mo lang ako. Iniiyakan mo rin pala ako. Bakit naman hindi kita iiyakan? Kapatid kita eh. Ayaw mo nun? Wala ka ng kaaway. Wala nang batikas sa ulo. Nangako ako kay Mama. Naaalagaan kita. Naaalagaan ko ang pamilya natin. Alam ko naman yun. Kaya nga pinapalaya na kita sa obligasyon mo sa akin eh. Para wala ka ng problema. Hindi ka sa akin obligasyon, Anton. Kapatid kita, katugo kita. Mahal na mahal kita. Alam mo ba yun? Mahal din kita, ate. Anyway, nagsimula na ang manhunt para kay Eamon. I will make him pay. Hindi makakalayo yung hayop na yan. Dahil napuruhan ko rin siya. At kahit san lupalop naman siya magtago, hindi ko siya tatantanan sa ginawa niya sa'yo. Ate, ako ang uhuli sa kanya paglabas ko dito. Anton, I have to tell you. Hindi maganda ang kondisyon ng puso mo. Pero maayos na ako, malakas na ako. You just had a heart attack. And based on your angiogram, may naapektuhan ng mga major vessels. So you may need to have an angioplasty or perhaps a bypass. Heart transplant. An intervention should be done or the next one can be fatal, Anton. Ayoko. What? Hindi pa kami nakakasalisili. Nagdedelikado na yung buhay mo. Kasal mo pa rin ang iniisip mo kesa sa operasyon mo. Ano ka ba? Delikado yung operasyon na yun, ate. Pwede na akong hindi lumabas ng buhay doon. Kaya hindi ko inisusugal. Ang gusto kong mangyari, ikasal muna kami ni Celine bago ko mamatay.